Hi guys, welcome ulit to this channel. Ang video na ito ay isang walking tour sa main road ng poblasyon Padre Garcia, Batangas sa gabi before or sa bisperas ng town fiesta. Kapag ordinaryong mga araw, wala masyadong makikita ang mga tindahan sa aming main road. Pero sa pagkakataong ito, dahil nga malapit na ang aming town fiesta, nagsisidatingan ang mga tindahan na makikita nyo na tinatawag namin mga sidera upang magtinda rito ng kanilang mga kalakal. Ang kuha na ito ay nakaharap sa aming simbahan, samantalang ang kuhang ito naman ay nakaharap sa aming palengke. Ang kahabaan ng main road ng poblasyon Padre Garcia, Batangas ay nag-uumpisa sa may bandang palengke at nagtatabo sa may gawing simbahan. Iyan ang kalakal ng magmamani na nakapwesto sa harap ng aming bahay. Meron siyang tindang maning hubad, classic mani, spicy mani at saka matamis na dilis. Ito namang siderang ito ay may tindang laruan para sa mga bata. Ang mga laruan na itinitinda sa sidera ay karaniwang mura at yun ding makikita nyo sa Divisoria. Ang bayan ng Padre Garcia, Batangas ay isang maliit at simple lamang na bayan. Lihira rin para sa aming mga Garciano ang lumuwas sa Baynila para mamili ng gamit. Kung kaya maligaya na kami sa mga paninda ng mga sidera tulad nitong kurtina na ito na nagkakahalagang 50 pesos. Ito namang siderang ito ay may tindang sari-saring damit para sa mga bata at para sa mga matatanda. Dito yata kami bumili ng inaanak ko ng kanyang jersey na pang basketball. Ito namang siderang ito ay may tindang cellphone case na karaniwang makikita ninyo sa Quiapo. Meron din namang ganyang paninda sa mga mall pero since mas mura sa sidera, dito na kami bumibili. Maraming tao sa bisperas ng fiesta at sa mismong araw ng fiesta dahil nagdiriwang ng misa sa dalawang araw na ito. Pero bukas, dihamak na mas maraming tao kaya sarado na ang main road para sa mga sakyan. Ang tindahang ito naman ay nagbebenta ng sari-saring vape kaya dyan ako bibili mamaya pagkatapos ng video ito. May mga nagtitinda din ng sari-saring alahas, huwag nyo na lang itanong sa akin kung totoo ba yung ginto o hindi. Mura lang ang tinda sa mga alahas na yan, kung makikita nyo, 50 pesos lamang. Ang silerang ito naman ay nagtitinda ng iba't ibang klaseng vape, mamimili-mili kayo ng iba't ibang disenyo at kulay. Oh, shoutout sa aking mga pinsa na hindi camera shy. Isama ko daw sila sa aking video kaya haya na sila. Ang siderang ito naman ay nagtitinda ng shorts, damit, kumot, panlatag, lahat na yata itininda nila. Mura ang shorts dito, nakabili kami ng inaanak ko ng 3, 4, 100 kaya masaya naman siya. Meron din dito ang nagtitinda ng soft ice cream. Ang pinakamura yata niya ay nagkakahalaga ng 10 pesos kaya nakailang balik ako sa tindahang ito. Meron din natitinda ng cotton candy na available sa dalawang kulay, pink at light blue. Meron din dito nagbebenta ng mga anime figures, mga posters ng anime at saka mga K-pop na posters. Noong una ko nagkatrabaho, dyan ako namimili ng aking mga anime na collectibles dahil wala naman akong perang pambili sa Comic Alley kasi mas mahal. Ang tindahang ito naman ay natitinda ng murang shawarma. Meron silang tinitindang large, jumbo, shawarma rice at saka buy one take one na large at jumbo shawarma. Kadalasan, pag nakakakita ako ng ganyang shawarma sa kalye, bumibili ako ng buy one take one pero sa pagkakataong ito, busog pa ako. Ito, medyo malapit na tayo sa aming simbahan. Kung mapapansin nyo, may mga tindahan pa rin sa bahagi ito ng Apolinario Mabini Street. Kung mapapansin nyo, habang papalapit na tayo ng simbahan, ang mga nagtitinda dito ay nagtitinda ng pagkain. Nagtitinda sila ng sari-saring pagkain gaya ng fishball, kwek-kwek, bibingka at kalamay at naririto sila tuwing Linggo, hindi lamang kapag fiesta. Makalampas ang arko ng simbahan, bawal na ang mga sidera at bawal na rin ang mga tindero at tindera ng pagkain. Ang aming parokya nga pala ay tinatawag na Our Lady of Our Most Holy Rosary Parish Church. Kung kaya ginagaya ka namin ng maayos ang aming Birheng Maria para sa pagdiriwang ng kanyang kapistahan. Ang pagdiriwang ng fiesta ng poblasyon Padre Garcia, Batangas ay isa na sa gawa sa unang Sunday o unang Linggo ng Oktubre. Dahil ang araw ng kapistahan ay laging tumatapat sa Linggo, siguradong may misa sa bisperas dahil ito ay Sabado at merong anticipated mass. Ayan, medyo pagod na ako. Kailangan ko ng umuwi dahil tinatamad na ako. Gaya ng sinabi ko kanina, sa loob ng compound ng simbahan, bawal ang mga magtitinda. Maliban lang siguro yung mga magtitinda ng kandila. Maliit lang ang aming bayan pero kung makikita nyo, kapag araw ng fiesta, ang daming tao sa labas. Ito naman parke na ito ay pinaglalaroan ng mga bata.
Kung mapapansin ninyo, maraming istatwa ng baka at kalabaw. Ito ay sa kadahilanan na ang Paddy Garcia Batangas ay kinikilala bilang Cattle Auction Capital of the Philippines. Tuwing Webes at Biyernes, trak-trak ng baka, kalabaw, kambing at kabayo ang dumarating sa aming bayan. Ang mga hayop na ito ay dinadala sa aming palengke upang isubasta sa mga nais bumili. Haya na, ito na ang mga videos na nakuha ko sa araw ng fiesta. Kung mapapansin ninyo, maging ang driveway namin ay hindi na rin namin madaanan. Pero since fiesta naman at ang araw na ito ay araw ng kasiyahan, hinahayaan na namin na harangan ng aming driveway. Gaya ng sinabi ko kanina, ang aming main road ay hindi na madaanan ng mga sasakyan dahil sa dami ng tao na dumadaan dito. Sa araw na ito, mas dumami pa ang mga magtitinda, lalo na yung mga nagtitinda ng iba't ibang pagkain. Ang kuya na ito ay may tindang popcorn, kaya lang wala ako pambili, so lalampasan ko lang siya. So dito ko natatapusin ang walking tour ng Apolinario Mabini Street or tinatawag na main road ng poblasyon Paddy Garcia, Batangas. Kung kayo man ay may imbitahan na dumalo sa kapistahan ng poblasyon Paddy Garcia, Batangas, siguraduhin nyo na handa kayong sumuong sa traffic. Maliit man kami na bayan at hindi masyadong kilala, sa araw ng fiesta, kami naman ay masaya. Salamat po sa panonood ng aking video at hanggang sa muli!